Sobrang laki naman ng boobs mo, pabawasan mo yan, baka bastusin ka. Ay! Parang nabasa ko to somewhere down my comment section. Kahit sabihin ko pong kailangan kong maging unbothered kasi sa industriyang to, kailangan lalagpasan ko na lang yung mga ganun. Hindi po eh, maapektuhan at maapektuhan po ako kasi hindi lang yun basta pag-commenter, pag-mabash, binabastos po nila ako and in-objectify, sina-sexual assault nila ako in a way and hindi po yun dapat pinapalagpas. I was 16 nung naranasan ko to. Nakasuot naman ako ng t-shirt tapos shorts, sina-sexual assault nila ako in a way and hindi po yun dapat pinapalagpas. Hi, I'm Cyril Manapat and this is Star Magic Summer, Summer, Summer. Hi, this is Cyril Manapat and this is Star Magic Hot Summer Lahat Sexy Summer Hot Topics. Hi, wait. It's so hot. Hi, this is Cyril Manapat and this is Star Magic Hot Summer Lahat Sexy Hot Toxic Comment. So, babasahin ko lang po yung mga toxic comment and magbibigay po ako ng opinion or kung ano yung take ko dun sa mga comments na mababasa ko. Buti na lang nagka-abs ka. Ang taba mo dati. Wow. Sa dami niyo pwedeng mapansin, yung taba pa talaga. Hindi ba pwedeng ma-appreciate na lang po natin na ang grabe nung hard work niya para ma-achieve niya yung ganung body. Kasi mahirap pong magka-abs. Opo, kahit anong diet or workout. Kung hindi po consistent, hindi po magkaka-abs. So, sana imbis na i-point out natin, ang taba mo dati, wow, ang sipag mo ngayon. Parang ganon. Okay lang na boring kausap, maganda or pogi naman. Ayun, minsan ito po yung mga mali natin eh, para ma-justify natin kung ano yung klase tayong tao, dinedegrade natin yung mga hindi natin kagaya. Kung gusto nyo po ng boring kausap, okay lang po, pero alam nyo po yun, wag na po nating i-ano yung difference or double standard pagdating sa appearance ng isang tao. Sobrang laki naman ng boobs mo, pabawasan mo yan, baka bastusin ka. Ay! Parang nabasa ko to somewhere down my comment section. minsan yung iba pong kinokomenta natin ng ganito, hindi po kasing tibay ng loob ko, hindi po kasing lakas ng loob ko para lagpasan. Kasi kahit ako po minsan, pag nakakabasa ako ng mga ganito, yung not so nice comment na, bakit pwedeng wag niyo po akong manduhan sa katawan ko? Opo, kung yun po ang nakikita ninyo, tignan niyo na lang, scroll niyo na lang, wag na po kayong mag-comment hanggat maaari. Wag niyo pong i-wish na bastusin tignan dahil lang sa body type. Kasi hindi po talaga doon nababase kung babastusin or ano. Hindi po sa body type ng tao ang mag-a-adjust, kundi yung utak po natin. Hindi ka naman nagpapasexy eh, nagpapansin ka lang sa social media. Kaya nga social media, syempre gusto kong cloud chasing, di ba? Yun naman talaga yung point ng social media. Papapansin ako sa tao. Popost ko ba yun kung hindi akong papansin? Eh di sana sinave ko na lang po sa camera roll ko. Yun po yung goal. Gusto kong, di ba? Gusto ko pong public expression nung picture, nung OOTD, nung makeup look ko. Hindi ko po yan ipopost kung hindi po kapansin-pansin. And wala pong mali doon. Sexy nga, hindi naman maganda. Wala rin, hipon lang. Oh, siguro hindi ka sexy. Hindi ka rin maganda. pwede, huwag na nating yung hindi ka nais-nais. Kasi yun na nga yung hugot niya eh, di ba? Doon na siya kumukuha ng lakas ng loob, ng confidence sa ganda ng katawan niya. Kung lang ibaba pa, sabihin mo na lang na nababalance, nako-compliment ng katawan mo yung appearance mo. Ganun, sugarcoat mo kahit paano, patagtagin naman natin yung loob niya. Share a comment that you've seen or heard that you did not like and tell the audience how it affected you and how you overcame it. For me, hindi po comment, pero may nakikita akong mga ginagamit yung pictures ko, tapos i-edit nila na parang nakahawak sila sa private part ko, ganun. And minsan yung mga comments doon parang
binavalidate na, eh kasi ganyan naman yung suot eh, parang dinajustify nila na, eh kamanyak-manyak naman kasi talaga eh. Kahit sabihin ko pong kailangan kong maging unbothered kasi sa industriyang to, kailangan lalagpasan ko na lang yung mga ganun. Hindi po eh, maapektuhan at maapektuhan po kasi hindi lang yun basta pag-comment or pag-mabash, binabastos po nila ako and in-objectify, sinasexual assault nila ako in a way, and hindi po yun dapat pinapalagpas. Na-overcame ko po siya, gumawa po kami ng legal actions and nag-therapy po ako dahil sa mga ganun kong nababasa or nakikita kasi kailangan kong i-prioritize ang mental health ko kasi hindi talaga helpful yung mga ganong nakikita ko. Ayun, yun po, parang isang buong month, parang nakita nila yung pictures ko, which is nakasuot naman ako ng t-shirt tapos shorts. Actually, yung t-shirt na yun, kasi medyo manipis. So, ang ginawa ko, nagsuot pa po ako ng sando sa loob. So, parang double layer yun para sure ako na hindi ako may kitaan, ganyan. So, hindi ko po nakikita kung bakit nila dino-justify na kabastos-bastos. Parang, bakit hindi na lang nila turuan yung... Kung minsan, kasi kahit hindi lang po lalaki, why hindi na lang nila i-correct na hindi kahit kailan magiging tama yung pang-objectify ng tao. Babae man or lalaki, minor man o hindi. And minor po ako nung naranasan ko to. I was 16 nung naranasan ko to. Tapos, sobrang na-alter niya yung utak ko, yung thinking ko kasi medyo marami-rami po akong napagdaanan doon and marami po akong nakasangga na kasi ayoko nang nagpapatalo ako pag ako yung nasa tama. So marami po akong binangga na alam kong kailangan kong i-educate especially yung mga close-minded person. Siguro when you say na love your body wholly, not love your body for the way others love your body. Kasi minsan ganun yung nagiging basehan or standard natin eh. Kung ano yung minamahal sa atin ng tao, yun lang din yung minamahal natin. Kung ano yung ina-appreciate nila, yung minimension or nanonotice nila na, uy, ang ganda neto, yung kinakompliment lang nila, yun lang yung mahal natin. Paano naman yung ibang features na tayo lang yung meron na hindi natin na-appreciate or binibigyan pansin. So, kung mamahalin natin yung katawan natin, buo, wag yung ito lang kasi hindi ko tanggap to. I-embrace natin kasi hindi yun flaws, hindi yun loss, ikaw lang yung meron yan, okay? Ikaw lang yung may ganyang katawan and embrace it. Wag mong isettle lang kasi hindi naman less yung body mo para magsettle ka eh. You have so much more with your body, so embrace it, flaunt it, and love it. Abangan nyo po ang Star Magic Hot Summer Lahat Sexy. May 4 na po yan. Streaming on Star Magic YouTube channel. See you guys!